Hi, good evening. This is one cool winter dusk in my terrace. Tataas po ng bahay ko. Yan po ang view. Kapit bahay ko yun. Yan ang Jubel mesh. Ito. Itong tag dito. Mountain na parang suklay. Ayan. Jubel is mountain in Arabic. And in Arabic, it's Jubel. In English, it's mountain. Meshed is kung suklay po. Tapos ito yung hill na inaakit ko. Yan. Ito lang. Ayan lang siya. Ito lang. Ayan. Hindi ko na kaya to. Totoo, hindi ko kaya. Oh my God, ang taas niyan. Okay, so malamig dahil winter. So, mabilis akong parang ma-allergic rhinitis attack. Ayan. Ito po yung terrace ko. Ayan, nakakaalat. Kasi pag naghangin, yung mga nilalagay ko dito, aba, syempre, nagsisiliparan. Ito, yan yung sunset. Meron pa. Dun sa bandang yon, sa west side. Ayan. Maya-maya wala na siya. Okay. Dapat kanina pa ako rito. Pero, perfect timing naman din to. Ayan. Nagugustuhan nyo ba? Excuse me. Ayan. Ganda ng... Ito na lang ang konsuelo ko rito. Kasi diba, lungkot nga. So, yun ang door. Punta sa loob. Itong bahay na to. Yun. Parang may third, ano pa siya doon. Pero ano na lang yun. Yung pinakataas na part na. Hindi naman ako naakit doon. So, yung workplace ko, ito yun. Ito siya. Yun ba? Parang hindi ata. Parang ito. Ito, 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 ito. Yan, itong may mataas na tangke. Yan. Yan. So, ganun ang mga bukid, diba? It's a valley, as I've told you before. So, nagsitaasan ng mga bukid dyan. Yan yung Jubel mesh. Ito, ito, ito. Malaking bukid po yan. Anyways, so, ayan, sorry talaga. Kaya lang, hindi naman ako makasuot dito ng ano, mask. Ayoko naman. Hindi pa, ano, resume na natin yung chikahan. O, oh, hindi ako nagpalit, ha. Kaya lang, ang ganda ng pasensya talaga. Ang ganda lang talaga ng ano, ng tag dito, itong ano ba, itong kwan ng parang filter effect nitong sunset. Ayan. Parang ano, diba? Oh, diba kanina nakita nyo doon, previous video, ang pangit ng mukha ko. Siyempre naman. Siyempre ganun talaga. Tapos ito, dramatic siya. Diba? What do you think? Ito. Itong pa, kasi pag naghahangin, dadry po yung throat namin dito. Sa t-shirt to, kaya yan ang nangyari. Kailangan uminom ng tubig. May kasamang ganyan-ganyan talaga, hindi maiwasan. Ahem.
Actually, I plan to do a barbecue party dito. Sana, sometime, dapat pala may light akong dala, no? Kukunin ko pa ba yung light? Huwag lang muna. Pwede naman. Para maganda yung ano, ng paano ako magkakalight? Dapat yung ano yung recharged na. Anyway, sige. I-enjoy mo natin itong dusk view. Para naman, iba naman. So, hindi ganong malamig ngayon. I think, dapat, ano, ganitong oras sobrang lamig na, diba? So, pero siguro nasa, I think nasa, ilan ba siya? Ko alam. Baka nasa 20, ano lang siya? 21 degrees. Kaya tingnan nyo naman. Ito yung continuation ng vlog ko kanina. Also, i-upload ko to sa susunod na araw. So, balik kahapon. Yan. Chika-chika ako kanina tungkol sa after ano, after work happenings ko. Yung sinasabi kong ayokong mag-makeup kasi gusto kong ipakita yung mukha ko talaga na ayan. Pero ngayon nun, parang Halloween. Ano ba yan? Pwede mag-enjoy ng muna tayo. Itong ating dusk. Side view ng konti. Uy, mag-iba siya. Kasi dark na siya eh. So, nag-night view na yung ano yung phone ko. Uy, meron naman pala siyang parang light. Hindi ko na kailangan. Night view na siya eh. Pero kumusta naman yung mata ko dyan? Ayan, let's wear this. It's okay siya. Anyway, sinasabi ko kanina. Yun na nga. Hindi ako nag-quan. Hindi ako nag-makeup para ipakita talaga yung tsura nung Hogard. Kasi yung topic is after work happenings, diba? So, supposed to be tired naman, diba? Siyempre, wala naman sigurong trabaho na ano na parang fresh ang mukha. Unless na lang kung trabaho mo, ano yun, entertainment. Diba? Na nagpapabeauty ka, ganun. So, diba? Gusto kong, ano, cover tong mga kwan. Mga karaoke ng, ano, karaoke talaga. Karaoke of OPM. Kasi, syempre, masarap siya, diba? Pakinggan. Yan naman, parang love songs, my God. I-feature na natin tong kuhan. Tong, ayan, tong sunset. Ganda eh. Meron pa eh. Doon sa west side ng mundong to. Gusto ko mag-barbecue party dito. Sana. I mean, matagal ko lang pinaplan together with my colleagues sa trabaho. Pero hindi na pupush through kasi yung mga schedule namin. Or siguro walang will lang talaga. Hindi sila mahilig sa ganun. Tapos meron ang mga friends doon sa city. Ibring tawag.
they need to come here pa for that. So magta-travel pa sila ng 45 minutes to do it. And depending na rin sa mga schedule nila, if they're interested, makakating sila dito. But kasi hindi ko pa naman din sinasabi, hindi pa ako prepared, diba? So, pero sayang, kasi ano eh, pero gusto ko talaga mangyari, matutulog sana sila dito, yun ang point ko. Diba? Magwa one winter night over sila. Tama ba yan? Night. overnight. Night over. Ano? Night over. Overnight. Parang ganun. One winter overnight dito. So, tsaka yun. Kaya lang, umuwi na ako ng Pilipinas 2 weeks ago. Kasi, no, 3 weeks ago. Kasi, namatay. Namatay yung uncle ko, oo. Pero, hindi naman ako nakapunta doon. Una namatay yung auntie ko sa father side ko. Hindi naman ako punta doon. Si Papa lang at yung kapatid ko. Tapos, yung susunod yun na nga, nagkasakit yung uncle ko na kasi ng mother ko. Hindi naman ako napunta doon. Kasi inuwi ko talaga yung nagkasakit si mama. Admitted, diba? Yung sinabi ko nga. So, what happened to her? Nari-stroke siya. Tsaka, nari-MI siya. But, luckily for her, yung MI niya dati, na-survive naman niya. Tapos, ito rin. Tapos, yung stroke niya, yung stroke kasi ano eh. Bagay pares naman silang dalawa. Stroke tong dalawang to, yung isa heart attack tong dalawang to, yung isa brain attack, yung isa stroke. Yung ibig sabihin ng stroke, brain attack. Yung ibig sabihin ng heart, ng MI, myocardial infarction heart attack. So, dalawang organs ng katawan niya, natake, dahilan niya sa, may mga sakit na talaga siya sa katawan niya. Tagal na, ano yun. So, fortunately, she survived. Sasabi ko lang dyan, there is a guard that does this, no? Yung, dito yung, siya ang nagde-decide ng fate ng tao. Ganun. Yan ang ibig ko sabihin. So, what I mean is, she already told me na parang hindi niya kaya. Parang she will go na. And that I have to take care of the family. Parang alam mo, anong effect ba sa akin nun? Nashock ako, syempre. Umiyak ako, diba? Sino naman ang hindi? Let naman sigo tayo. Diba? ngayon, parang na-shock lang ako, and then I was trying to tell them na nasan yung doctor, ano, parang hopeless ako, gano'n. Alam mo yun, doctor ka pero hopeless ka. Kasi wala ka naman din doon. Pero kung nandun ako, I don't know how much I can do. How much can I do? Or what can I do talaga? Na, ano mo yung, para ma-save ko talaga siya. Kasi alam nyo, pagka kasi doktor ka, emotional ka. So, ibig sabihin nun, hindi yung mind mo, di ba mabilis kami mga doktor, di ba pagkita sa pasyente, ganyan, gawin ka agad namin yan, ayan. Siyempre, kailangan namin buhayin, di ba? Kahit anong mangyari, bubuhayin namin yung pasyente. Pero, pagka ikaw ay isang doktor na yung pasyente ay sarili mo, family mo, loved one mo, tila ba bumabagal ka? Ganun. Ayun lang yun. Ayusin ko lang pag-upo ko. Change position. Ang ganda rin tong phone ko eh, kasi syempre, Huawei P30 Pro to. Pero na to, ano? 2019 ba to? Oo.
nakikita pa rin silhouette ng ano, ano yung tawag dyan, Jebel Mesh. Kasi kung tatanggalin ko siya, parang feeling ko yung mata ko. Nagla-light up siya eh. Kaya ano, mas maganda yung may ano na lang. Merong salamin na lang. Okay. So, ano sasabihin ko? Dapat pala may ano, may lights ako dun, pero sa loob kasi yun. Pag yung ganyan na lang, para may consuelo. Uy, nandun pa rin yung sunset. Mukhang nakikita pa rin. What if dun tayo? Baliktad na naman. Diba? Baliktad rin ko. Maganda lang sa una. Maganda yung effect ng sunlight. Kasi kanina yung sunlight. Yung sunset. Anyway, so yung ibig ko sabihin, nashock ako, ganun. Tapos, after an hour, may nag-comment dun sa post ko. Kasi I posted. Dahil, syempre, sobrang walang kasama dito. Nag-iisa lang ako. Tapos, nasabay ako, wala ako sa work. Tapos, syempre, shock ako, diba? Natural lang. Ngayon, pinost ko yon para lang, ano ko lang, may parang outlet ko lang. Ngayon, nung pinost ko yon, may mga doctors na nag-post din doon, nag-comment, na so ano, uuwi ka dapat, ganun. So parang, sabi ko, parang dun lang ako natauhan. Sabi ko, ano, dali lang. Ay, oo nga, uwi pala ako, no? Sabi kong ganun. Yung importance, saka urgency ng matter na yon, dun ko lang na, tag dito, na i-acknowledge sa self ko. So, naiintindihan naman siguro ng lahat pag sasabing shock ka, diba? Parang, ano yung tumitigil yung mundo mo, wala kang naiisip, hindi ka makapag-isip, hindi mo alam kung anong iisipin mo, kung ba iniisip mo ay tama, kung ba, parang, alam mo, tumigil ka sa paghinga, parang ganun. Parang tumigil ka talaga, ganun. So, yung time na yun, it was 6 o'clock, something 5. So, try ako mag-book online. Ang hirap, hindi ma-book. Ngayon, patulong pa ako sa friend ko. Hindi pa rin. So, sabi ko, ano na to, punta na ako ng city. Eh, kasi ang lifestyle naman ng mga tao dito, yung morning nila starts at 7 a.m. ends at 12 noon. Pero officially, 2 o'clock nagko-close yung mga, ano, mga government at saka yung mga important na mga, ano, mga establishments. Pero yung mga maliliit lang, tsaka pati yung restaurant at 12 close ang mga, ay, yung restaurant hindi nagko-close. Tsaka mall hindi nagko-close. Yung mga, ano lang, yung mga maliliit na services. Pero yung mga malalaking service establishments, by 2 o'clock sila nagka-close, including yung government. Tapos, rest time yan, break time yan, babalik uli yan, magre-resume uli by 4 or 5 o'clock. So, you see, nabubuhay na naman ulit ang kontinenteng to by 5 o'clock till 12 midnight na talaga. Pero yung mga ano lang, yung mga importante rin na establishments na parang hindi naman talaga dadayuhin ng tao until midnight, will close by 9 o'clock. Ganun. So, kumbaga, that was 6 o'clock.
nearing to 6 o'clock, sabi ko may time pa ako, so pupunta ako ng city, doon ako bibili. So, fortunately, yung merong kakilala dito yung driver na dati nang drive naman din sa amin, sa mga friends ko naman din dito. So, tinawagan ko siya, biglang available naman siya. Sabi ko, ah, mabuti na lang. Tapos yung isang driver pa namin na doon naman nakatira sa city, ano naman yun, dito. Siya naman yung aayain papunta ng capital doon. So, ihati niya ako sa airport. But fortunately, wala naman din siyang booking. Sabi ko, kung makakuha ko ng ticket mamaya, by 3 a.m. aalis tayo. Ibig sabihin, 2 o'clock, aalis siya sa bahay niya. Tapos susunduin niya ako dito, 3 a.m. tutuloy na kami sa city kasi dadaanan niya lang ako. So, fortunately naman din, available siya. Ako na yung pagdating ko doon, syempre naghanap na ako, diba? Alam mo yung kwan, ticket na kuha ko by 9 o'clock. 9:30, 10, ganun. Kasi, ang tagal, meron din, syempre, may mga ano din yan, diba? May mga, tawag dito. Meron din naman siguro yan mga ano, mga, tawag dito. Yung mga lag sa kanilang system. So, yun, hindi kagad na ibubook. Medyo mabagal lang siya, pero fortunately na ibook siya. So, by 9 o'clock nakuha ko yung ticket ko. Syempre, mahal siya kasi statue eh. So, sobrang mahal siya. Ano ba to? Puro... sobrang ano naman to, hindi ko alam mga kantang to, lalo na ano to, tawag dito, kwento, mga karaoke version lang. So, hindi pa naririnig ang iba dito. So, pero kung okay naman ang ano, ang melody, is okay lang. Ayan, talagang ininisal block na ako. Anyway, so, nakuha ko siya by 9 or 10. Tapos, umuwi na ako. Tapos, syempre, magpapak na ako dapat. Kaso lang, itong phone ko, gusto kong i-declutter kasi alam ko mga ngailangan ko ng space. For, syempre, natural talagang kailangan ko kahit papano. Eh, itong isang phone ko, mahirap i-declutter to. What I mean by declutter is, ita-transfer ko siya sa laptop. Yung ano, yung laman ng phone. Kasi, Huawei tong phone ko. Tsaka yung laptop Huawei. So, mabilis siya. Pero, sa kadami ba naman ng i-declutter ko, syempre, I need time to. Ngayon, alam nyo ba yung clock na yan, yung wall clock? Titingnan ko yan sa phone. Ha, 11:30 pa lang. Ayan, magto-12, ganyan-ganyan. Tapos, di, ano na, kumain pa ako. Nagugutom ako. Hindi na ako natulog. Tapos biglang, alam mo, by something like, anong oras na yun, natingnan ko yung CP ko, yung mobile phone ko. Bakit 3 o'clock? Ba't nakalagay 3 o'clock? Sabi ko parang magta-12 pa lang, or siguro mag-1 o'clock pa lang. Bakit nasa 3 o'clock na to? Kaya pala, nagme-message yung driver ko, na parang, bigay lang siya ng ano, parang heads up lang siguro. Yun pala. 3 o'clock na yun. So, ha? Oh my God, hindi pa ako nakapagpak talaga yung 30 kilograms na ano, na bagahe. Dalawang malalaking ano, yung large, medium. Large at saka medium na ano, na suitcase. Hindi ko nalalagyan. Oh my God. Pero yung ipaglalagay ko, nandyan na. Nakahilera na. Kaya lang, syempre, iniisip ko na, siguro dapat dito ilagay mo na yung mga ganito, yung mga ganyan. Kasi bumili pa ako nung may binili pa ako dun sa pharmacy, mga gamit pa ni mama. Mga gamit pa nilang dalawa. Both mama and papa. Bumili pa ako ng cushion doon, bumili pa ako ng gatas, and all. Parang ganun. So, nung nandun na,
nung nandiyan, ha, sabi ko, oh my God, andito na pala yung driver. Sabi ko, kuya, sandali lang. Oh my God. Talagang, alam mo, sabi ko, ba't ganito? Parang kung kailan eh. Siyempre nawa, kung kailan na nagmamadali at importante, yung wall clock mo naman, battery mo dun, dun pa siya tumigil. Alam mo yun, oh my God. Talaga na. Yan, dami ko din namang mga clock-clock dito. Pero, kasi nasa sala ko, yun ang pinaka-wall clock doon. Mas tininang ko kasi siya sa mobile phone ko. Magka-parehas sila eh. Magka-parehas talaga sila ng oras. So, sabi ko, kaya syempre, imbis na titingin ako sa, kasi kailangan ko pang mag-wear ng eyeglasses, diba? Bago ko titingnan tong phone ko, eh, syempre, mas madali na lang yung titingnan mo lang yung ano, yung wall clock na yun. Trust naman ako dahil parehas nga sila. Tapos biglang ano pa. Alam mo yung adrenaline ko. Grabe yung adrenaline. Siguro adrenaline. Ah, pinanggaganon ko na lahat. Pinaglalagay ko na lahat dun sa maleta. So yun. Fortunately, nalagay ko naman yung mga importante talaga. Kompleto naman. Hindi ko lang nadala yung tinapay or mga biscuit or ano na gusto ko sana dalhin. Ilang piraso lang naman. So, fortunately, sa ganang situation, 9 out of 100, successfully, 95% ay naipasok ko naman dun sa aking maleta naman. So, satisfied naman ako dun. Tapos, alas 9 kasi yung flight. So, kailangan, kung alas 9, at least naman siguro, palagay na natin, 3 hours before nandun ako. So, at least 6 o'clock nandun ako. Diba? Para makapagpila naman ako sa, ano, sa check-in, hindi ako malilate. Ganun. Tapos mag-aantay pa sa boarding. Ganun. So, dapat alis ako dito ng 3 o'clock talaga. Buti na lang, ano kasi yun eh, Sunday. So, wala naman first day of the week, pero alam ko yung hindi masyadong tina-travel na araw is Monday or Tuesday. Tama ba yan? Ayan, oo. Ang weekend kasi dito is Friday, Saturday. Yeah. So, yung first day of the week is Sunday. Hindi ko alam kung may nagta-travel sa araw na yan. Baka meron, baka hindi rin. Pero, kasi madaling araw yun. So, wala naman masyadong traffic. So, nakakalusot lang kami ni brother doon sa ano na yun, traffic na yun. Ayos naman, wala naman naging problema. Ganon. Wala talaga akong tulog, pero sabi ko nga sa kanya, tulog mo na ako konti dito sa ano, sa car mo. Pero, ayoko naman matulog. Kasi may mga ayusin pa ako. Kasi, dinala ko yung, dadalang ko ng pang winter, ano si mama, yung gloves. Tsaka yung bonnet, mga ganon-ganon. Socks niya, mga ganyan-ganyan. So, sabi ko, ano, ang tawag dito, isa-sort out ko pa yung nasa loob ng plastic, nilagay ko. Fortunately naman, nakuha ko lang yung dapat makuha, tapos nilagay ko dun sa loob ng maleta, tapos iniwan ko yung iba dun sa driver namin. Ayan, an advantage if you have a driver of your own, na parang, kumbaga, parang family driver mo na, anytime na may iiwang kang ganun, pwede lang. Kahit na yung mga tira pa si Air, pero hindi ako natitira kasi meron naman akong, ano, weighing scale na dala. So, nag-weigh din naman ako. So, wala naman akong problema. Anyway, excuse me, ano ba to? Ayoko naman ito ng ganito. Kaya lang ito lang talaga ang nandito. Maganda naman siya. Anyway. Sige. So, narating ako dun yung safe naman. Tsaka, on time. Sabi ko, matutulog lang naman ako sa airplane. Wala lang akong gagawin. 8 hours ang biyahe. Direct flight siya. Wala siyang layover. Yun ang kaganda ng Oman Airlines kasi direct po siya
Ay, parang may ano ko. May nail polish, pero wala naman akong nail polish. Oil lang talaga eh. Oil lang talaga siguro yun. Saan na ba yung Covers PH. Uy, sa Covers PH pala to. Anyway. Okay. So, pero, alam nyo ba, nag-breakfast ako ng konti doon, muffins, choco drink, na sa Caribou. Ang mahal syempre, pero alam mo yung sinasabi na, anhin mo naman yung, kunyari meron kang 500 pesos, ang mahal-mahal ng isang pirasong tinapay, nasa 300, kunyari. Tapos yung parang coffee mo dyan or ano, nasa ganyan din. Isasabi mo sa kanya, anin mo naman yung 500, anin mo naman yung 1,000, kung nagugutom ka, hindi mo naman makakain yun, diba? So, bili mo na lang. Kasi, hindi ako sure kung anong oras yung may pagkain dun sa loob ng plane, diba? So, at saka mahal naman siguro pag bibilhin mo dun. So, mabuting mabili ka na dito sa labas, diba? O kumain ka na lang, mga ganun. Yun ang isang tip din sa ano, pagmamadali ba sa airport. So, pero, unfortunately, nakatulog doon. Bilis lang. 3 oras, 4 oras ba? Parang for 8 hours, sa 8 hours na duration ng flight, I think, natulog ako mga 2 or 3 hours. Parang ganun. Tapos, nagising ako, tapos tulog uli ako. Pero, all in all, hindi naman ako natulog ng 8 hours. Alam mo yung the day before na awake ako, parang 24 hours na awake ako, tapos hindi naman ako natulog ng ganun. Parang, kasi diba sanay ako sa pag-duty sa hospital. Kapag ka kami ay na-duty ng ano, the night before or the day before, next day, kami ay magre-rest lang ng kahit ilang oras, tama na. Okay na kami. Eh dito naman, nangyari nga, parang, may adrenaline pa rin siguro, hindi ko alam. Siguro ganun, effect pa rin ng adrenaline, kaya hindi ko masyadong makakatulog. So, yun nga. Anyway, ayos naman ang trip, maayos ang pagkain, maayos naman hindi mainit ang Oman Airlines, okay siya. Direct flight siya, yun ang pinakaano dun. Sa bagay, nagbabayad ka rin lang naman convenience na. Kasi, di ba, pagka may layover kasi ng kahit 2 oras lang or 3 oras, usually yung mga layover nasabihin ng 2 oras, pero actually kasi from port to another, so parang nagiging 6 hours ang delay. So, malaking bagay na yung 6 hours, nakakaano yun ha. Kapagod yun. Tapos minsan magkakasakit ka pa nun. Iba talaga. Iba talaga. Excuse me. Alam siyang maghanap lang mas maganda. Anyway, so yun na nga. Dito, during the time, parang lutang ako no. Siyempre, hindi ko din naman, parang hindi ko alam kung anong iisipin ko. Ano yung gagawin ko, mga ganun. Those times, pagka ganyan na meron kang tragedy sa family mo, or sa sarili mo, you need other people, especially, siyempre, yung mga colleagues mo rin, diba? So, syempre, that's life na kailangan i-save naman, diba? Dun sa mother ko, diba? So, I'm thankful na meron din naman na nag-ano sa akin, natulong. Anyway, ayusin ko ka, pagka ganyan ba? Kasi doon ang light eh. Sa kapit-bahay ko yan. Meron ding ano yan dito. Ayoko siyang buksan. Merong ilaw dito. Ayokong buksan. Nakikita ko, ayoko nga.
Ay, naman ng privacy dito. Iba. Grabe sila dito. Grabe sila yung mga maka-privacy, lakas maka-privacy. Privacy, ha? Parang kala mo inaano, ha? Hello? Pwede ba? Ay, balot naman ng mga katawan ng mga yan. Malakit ba ba? Tapos kung maka-privacy, ha? Pwede ba? Kaya hindi masyado malamig. Kasi papunta na ng summer. So, okay lang to. Noong December, early December, papuntang January talaga, freezing talaga. Malamig sobra dito. Hindi ka nakakalabas dito nang wala kang double coat. Although, this year, hindi siya masyado malamig compared last year. So, malamig last year. Last year, naalala ko, ano na ako, di ba meron kang inside dress? Kunyari, blouse, long sleeve man, or t-shirt. Eh, yung t-shirt, makatal naman din yun, di ba? Tapos meron kang coat, sweater, ganyan. Ay, kulang. Kailangan mo palang isa. Although, yung winter dito is tolerable lang. Hindi man ito katulad ng Canada. So, thankful naman ako ganito lang dahil kaya nang kulang. Gusto hindi ako hiyang sa winter, hindi ko kaya talaga. Pero itong mga to, tama-tama lang, pwede. Carry best ko na to, so mabubuhay na ako ganito. May heater din ako doon. Bathroom, meron akong heater. Tapos, ayan, may mga sweater style dyan, marami. So, okay lang. So, ngayon, this explains why yung look ko para kong haggard na, alam mo, parang threatened. Oh, yes! Threatened ako araw-araw. Actually, kailan ba nag-umpisa to? Nung mga late 2022. Kasi doon nagsimula na magkakasakit si mama ng toto. Dalawa sila. Pagkatapos ng nung pandemic. Kasi hindi ako nauwi, diba? Napakinggan ko lang kasi parang feeling ko narinig ko na to. Oh, syempre, alam nga naman. Kanino to kay Moira? No, gusto ko, sino ba yung nag-iwalay? Moira ba yun? Or Morissette? Moira, diba? Siya to eh. Yung asawa niya, Jason. Yun ba yun? Ay, naku, talaga lang. Daming iisipin gano'n. Yun siya sa late 2022 or after
Okay, after pandemic, he started to be quite sick na kasi wala follow-up sa mga doctor's clinic, ba? Diba? Continue lang yung mga medicine, pero nung mga time na stable sila. Pero, late 2022 talaga si mama talagang nagkakasakit na. Ayun, tapos 2023, pangit pa ng mga nakuha namin katulong. Nai-stress kami sa kanila, grabe. Tatlo kami, ako si mama, si papa. Super stressed kami, kaya siguro nagkaroon siya ng magandang changes ba na na-stroke nga siya. Maliliit lang, dahil sa stress siguro. Yung tumataas BP, yung mga ganun. Alam mo na. May nahanap ako. Ba't may ganun? Hinahanap ako. Minahanap ako yung dating ano, dito, Regina OPM. Parang hindi ko naman, narinig ko nung umuwi ako sa Pilipinas. My God, ganda nun na. Hindi naman to eh. Wala. Siguro hindi yun OPM. Naku. Matatapos tayo dito, ha? Pwede ba? Mga bago naman ito, eh.
baka ito yung tagal ko nang hindi naririnig. Excuse me. Malamig na. Sana nga ito yun. Namimiss ko kasi siya. Okay. At least na find ko na siya. I found it. Yung kinainis ako dito, pag malakas ang hangin, yung mga papel ko dito na sinusulat sa lata, syempre na-blow na yun. Kung saan-saan na yung nakarating. Mga sinulat kong maano-ano ko, hindi nakita mo. Hindi naman sila marunong. Arabic naman sila. Alam mo, pag ganitong oras nagluluto-luto sila dito, amoy ng pagkain, Diyos ko, pwede ba? Nilalagay silang spices na syempre yung amoy ayaw na ayaw natin. Para mabaho sa atin. Hindi naman kilikili malapit. Baka makapirate ako dito. Kay Puente eh. Kanino? Oh, makapirate yata ako dyan. Itutuloy ko. Makalimutan ko. Yung pwedeng wala dyan eh, yung minus one lang niya. Diba? Hindi ko naalala kasi hindi naman ako masyadong nagla-live na ngayon. Nagre-recording. Yung mga ina-upload ko kasi dito sa YouTube, these are prior recordings. Tsaka, naka-ano na siya, naka-schedule na siya. I've told you about that sa previous vlog ko noong December 2022, I think. Yeah. Yung kumbaga meron na akong playlist dyan lang sa comments. Kasi maganda na yung version naman ito. Pero cover lang to, hindi man to ito original. Anyway, pero alam ko, hindi mo lang nakasahan, walang copyright doon. Pero yung mga inano ko, vlog ko kahapon, yung kanina, yun yung kasabihin. Naghahanap ko din ng mga background na walang copyright. Para wala akong problema. Maganda rin naman, tsaka yung relaxing, diba? Yun. Ano naman to? Yung original na yun. Siyempre iba siya, diba?
Sino naman to? Ito yung pinaka-original. Siya siguro. Ay, hindi. Si Dolores pa rin yung original ng nuda. Ito na lang. Yung mga nitong oras, diba, sa Pilipinas, nasa bar ka, alam mo yun, chill. Tapos yung mga ganun-ganun mga music. Siyempre, wala yan dito, kahit sa Muscat. Muscat, yung mga hotels meron. Tapos may mga ibang modern restaurants na sila. Pwede na, pero hindi pa rin ganun. Siyempre, iba naman yung kultura dito. Anyway, so ano ba? Ito lang sasabihin ko. Gusto ko pang iniisip pong what I mean is, ginawa ko to kasi for the last week, grabe yung stress ko tumataas. Actually, it's hindi pa. Hindi pa to. Actually, umuwi ako, yun ang pinakamalas na stress. Tsaka, nangyari sa akin din is, hindi ako pumayat. Lalo kong tumaba. Hindi ko na natulog ng tama. Tapos, nagtitake ka pa dun sa nanay mo. Napakahirap pa. Kasi, dalawa lang kami. Tapos, ang hirap-hirap yung setup dun sa hospital. Tsaka, first time ko pang gawin to. So, bow down ako sa mga caregiver. Caregivers, ang hirap pala gawin. Tapos, kasi nag-change na ang mother ko eh, diba? Biglang super demented na siya. By 2023, she started to be demented by May 2023. Muwi ako ng March, okay pa siya. Although nakakamiyan, tibot minsan, pero hindi ganun. Tapos na-stress siya ng sobra, siguro. Mataas yung BP niya. Ischemic stroke siya. So, kasi yun nakuha namin mga ano, katulong. Kanaming stress namin, as in. Tatlong katulong na yun. Sabay-sabay. Hindi sabay-sabay, in chronological order naman. Lahat sila, grabe, within the span of 1 year, doon na-stress ng sobra si mama. Kaya nagkakaganyan, nagganyan siya. Kasi, kumpleto naman ang mga, mga medicine niya, nagpa-follow up naman siya sa doctor. Ganyan, ano pa yung mga dapat ba na causes ng mga ganitong pangyari sa kanya. Di, syempre, unahin mo na yung stress. Tsaka yung pagkain dun, diba? Hindi na sa-serve ng tama. Tapos, lately, hindi na siya napapakain ng tama. Hindi na siya umiinom ng tubig. Kasi, demented siya, hindi siya nakakaalala. Katulong naman, hayaan lang niya. Alam mo yun. So, anyway. Uy, lumalamig na. Pang-ano na ako. Pasok na ako in a while. Ito yung karaoke nung kanta na yan. Gusto ko. Ayan. So, tatapusin ko lang ito exact 1 hour. From that time, umuwi ako syempre medyo. Mga bata yan na may laruan. Parang hindi yan allowed dito, pero mga bata na lang kasi. Ngayon lang siguro nakakita nung ano, trumpet. Kaya ayun. Ito yung sinasabi kong tumataas na yung temperatura pagkagabi. So, sasabihin ko lang, this week na nandito ko, tsaka naiisip ako, syempre naiisip ako talaga. Kasi yung mga problems, bago. Hindi pa alam kung ang gagawin ko. Tapos money's involved. Ibig sabihin, nagpapalabas pa ako ng more money. So, tsaka mataas pa rin ang gastusin. Kaya yung risk, syempre, uli doktor ka, alam mo yung risk ng ano, diba? Ng sakit ng kung sinong tao. So, mabuti siguro kung hindi ka doktor, hindi ka natatakot. Yung ako naman kasi, alam ko, parang minsan mag-overthink ko. Alam ko kasi complication na ito, magkaganyan siya, tapos baka mamatay siya. Alam mo, grabe.
Sabi na ng friend, huwag ka naman mag-overthink, huwag ka naman OA. Pero, syempre, dahil I based it lang naman scientifically sa akin. Totoo, hindi ko naman alam lahat ito, diba? Tsaka, kahit alam ko ito, nakakalimutan ko ito kasi, ano yun, pero emotional ako. Diba? Sabi ko sa sarili ko, why not rant na lang? Kasi, parang wala na akong makitang friend na ipag, you know, na matawagan ko, maano ko, may group ako ng friends ko, parang hindi nang interesado, as in, wala lang. Wala lang, I think, ano lang, okay lang. Ang iba hindi lang ko, kumusta, wala lang, I mean, kahit sabihin mong ganito, straight alam, wala lang din. Wala lang din sa kanila. So, parang, sabi ko, siguro nakakasawa din naman yung nagra-rant ka sa mga friends mo. Pero, kung sinong friend yan na hindi magsasawa, hindi ko alam ba. Meron din sigurong ganyan. Pero, as of now, wala akong makitang ganyan. Meron ako parang dalawa, na kaklose ko. Tatlo. Yung isa may sakit pa. Pero, she's trying her best talaga. Tapos yung iba, mga, mabuti yung mga, short, ano lang, yung kabalitaan lang, alam mo yun, nakakatulong din yun, diba? So, sabi ko, ito, lahat ng powers ko dito, palalabasin ko talaga para, ano, kailangan kong associate sa mga friends, alam mo yun, kasi, ano ko ngayon, trying hard ako ngayon, diba, itong times na to. Pero kapag hindi mo kasi papalabas yung, ano, yung stress mo, may paano ka naman tatayo, matutumba ka, diba? So, kailangan talaga papalabas mo. Pero tama lang, hindi ako nagsesibibate sa Facebook o sa social media. Ganyan. O, ayan. Ano na nila yan? Dasal yan. So, alas 6 yan eh. Alas 6 ba? No, hindi. 7:30 ata na dasal. Anyway, yung sasabihin ko, sabi ko, okay, kung wala ako, kasi busy naman din minsan yung isang friend ko na, yun ang regular ko talaga nakausap. Tapos yung isa doctor, of course, she's so busy, pero kahit ganun busy, she'll take time talaga na, ano, mag-mabor, ganyan. Tapos yung isa naman may sakit, parang hindi pa nakausap na, ano, kasi ganun, sa tatlong yan, ayoko naman, minsan pabalik-balik, hindi, kasi iba-iba yung personality ng tao, diba? So, parang alam mo, hindi mo masasabi to kay ganyan. Alam mo yung reaction niya. Pero andyan pa rin siya. Yung isa naman, iba naman. Si doctor yun. So, ibang pwedeng, iba-ibang mga bagay pwede mo namang sabihin doon. Kasi doctor siya. Tapos yung isa, nurse. Kaya lang, ano, syempre busy din yun. So, iba doon. The others, wala lang. Wala lang. Siguro, sabi ko, marami silang problema. Ano? Sabi ko, pagka ganyang sa buhay may wala namang kang masyadong malaghap, malalaghap na, ano, malalaghap ba? Ilonggo word pala yun. So, wala kang masyadong maaabot, matatap ba? Sabi ko, ugaliin mo na lang na, ano, na alone ka at mag-survive ka. Sabihin mo, ano ngayon? Yung parang kapag ikaw ay pinaparusahan or ano siya sabi niya ito dyan parang ikaw ay tinotorture edi sabihin mo pakialam ko edi torture parang ganun alam mo yun sakyan mo na lang tapos labanan mo talaga tapos manatili kang strong i-build mo yung sarili mo. Tapos kailangan wala kang pakialam, matapang ka, ganyan. Kasi sabi ko, mayroon naman din pala talagang darating naman talagang oras ng panahon sa buhay mo na walang maiiwan. Ito na lang, sabihin ko. Yung mga, di ba nag-gather ako ng mga Facebook friends? Kasi gusto kong ma-monetize din naman ako sa Facebook. Ang dami-dami kong videos ever since. Pero hindi ako na-monetize. Kahit maraming, ano, kasi yung, kahit maraming nanonood, kasi yung number of friends ko kulang pa.
kasi sineselect ko sila eh. Sila, ano sila, careful selection talaga ginagawa ko. Kilala kong parang hindi ko, ano, hindi ko siya i-add as friend. Ngayon, hindi ko sayang naman kasi itong main Facebook ko, parang nagiging, ano na to, public, diba? Public ka naman siya kasi lahat ng friends mo nandyan. So, syempre, meron naman akong hindi public. Diba? Kasi ng Facebook, syempre. Diba kami mga doctors, may mga page naman kami, ganyan-ganyan. So, merong public, merong hindi dapat, syempre. So, yun, sabi ko, eh, total public naman din. Hindi, eh, ano mo, sabi ko, ano mo na lang, gawin mo na lang, ganun, kasi gusto ko naman di mag-share. Diba? Tsaka gusto mong malaman na nila na nandito naman ako. They need me, ganyan-ganyan. Ngayon, edi, at saka para malay mo, kasi sayang eh, dami-dami videos, ano ka na dun, sinasabihan ka na na ganito, ano naman, eligible naman, ano ka naman, pwede ka naman kumita, ganyan-ganyan, diba? Kasi, ano ni close, ilang piraso na lang talaga. Naubo pa. Inubo pa siya. Uso kasi dito ubo. Hindi naman kasi nagpunta sa lapit-lapit naman dito ng sentro eh. Ang hospital. Magpunta naman kasi sa sentro, pwede ba? Dun sa ospital, para magamot. Sabi ko, ang mga talito, ginaganap ako ngayon ng mga friends doon sa Facebook. Ako na mismo mag-a-add sa kanila. Careful selection pa rin, pero syempre makakakilala ko. Yun, alam nyo ba, ang hirap. Ang hirap maghanap doon. Wala na ako masyadong kakilala doon. Puro bata na. Paano ko nalaman? Alam ko, tiga amin din naman yun. Kasi ang mga apelyedo nila, tiga doon sa amin. Pero, parang hindi ko naman yun nakilala na mas matanda pa sa akin. So, ibig sabihin, mas bata yun sa akin. Tapos, hindi ko na talaga kakilala. Yung mga kakilala ko naman, tsaka yung mga ka-level ko, tsaka yung mas matanda sa akin, konti na lang. Ibig sabihin, marami nang wala, diba? Siguro na, chugi na, ganun, diba? So, sabi ko, alam mo, yeah, that's the fact, sabi ko, darating din talagang panahon na, yun na nga, parang magiging wala ka na din mga ka-level. So, ibig sabihin nun, magiging alone ka na talaga. So, kailangan tapangan mo sarili mo, tapangan mo loob mo, tapos, edi kung yun na, parang, madaling sabihin, pero mahirap naman yung, ano yun, diba, i-apply, pero, siguro, kung prepared, ipe-prepare mo na yung sarili mo, malayo ka eh. Ganun talaga yun eh. Diba? Iisip mo na, alam mo, syempre kung shock ka lang, dun, sasama loob mo, kung ngayon lang nalaman mo. Eh, kung matagal mo nang nalaman, pinapractice mo nang, dapat stong ako, ganyan-ganyan. Di naman yung sabihin na, ipapractice mo, makukuha mo ka agad, di ganun. Pero, merong, alam mo yun, merong kondoon na kahit pa paano ba makakatulong sa'yo. So,
So yun ang sabi ko, kasi reality naman tumatanda tayo, syempre. So yung ano doon, yung mga taong nakakasama natin at kilala natin, mawawala din sila. Tsaka maiwan tayong alone. Sabi nga nila, saan ko ba yung ano mo? Ah, dati sinasabi ko na yung mas bata pa ako. Hit doon sa mga duty ko pa. Sabi ko, uy, lahat naman tayo mamamatay. Saan ko ba yung sinabi? Basta, ito yung aim siya, sabi ko, uy, lahat tayo mamamatay. Wala naman magiging bato sa mundong to. Diba? O sige nga, ikaw ay mamamatay. Di maiwan ka na lang. Malulungkot ka. Kasi lahat na kami nagpahinga, tapos ikaw, andito ka tayo. So, yung kaibiganin mo. Yung nag-iisa ka na lang. May yung gano'n. So, habang kumatanda pala tayo, reality sets in. Napakalungkot pala ng buhay. So, mga lessons dito is, dapat prepared tayo, both mentally, spiritually. Spiritually yung una. Yun ang importante sa amin, sa family namin. Spiritual relationship mo sa Diyos, kasi ang Diyos is within your reach. Una, nasa puso mo siya, tapos pwede kang lumapit sa kanya anytime. Wala makapagsasabi sa'yo na ikaw wala kang karapatan, diba? May tawag dito, equal chances tayo sa mata ng Diyos. Tapos mentally, yun nga, psychologically or mentally. Kasi mahirap, oo. Kunyari, mother ko nakakasakit. Kami, ako doctor na ako. Nahihirapan ako, alam mo. Kasi no one knows kung anong mangyayari sa atin pagkatanda natin. Anong sakit ang magiging meron tayo. So, alam mo yun, dahil hindi, walang nakakaalam, ang mangyayari din is masasak tayo nang hindi natin alam. Diba? So, walang taong masasabi mong super prepared tsaka makakayanan lang niya bigla. Ano lang siguro yung papalambuin lang natin yung kwan, yung attitude ng kwan ng tandito ng pagka being ready or kung merong blow man, yung mababalance lang natin tsaka maisip natin, ah, ito na yun, ito na yun, pero kailangan ano lang ko, steady lang ako, ano lang, titiisin ko sa kuto kasi ganito talaga ito. Tapos hingi ako ng tulong, una pray ako sa Diyos, kasi God is the first and last resort, diba? Then hingi ako ng tulong sa mga taong may puso na nagkikare naman din sa akin, sa pamilya ko. Anyway, before I forget pala, hindi naman din lang tatlong tao lang din talaga ang nakikakulose ko dito. Mga colleagues ko dito, ano naman din, good sila dito sa akin. Marami silang natutulong sa akin. Tapos, kapagsabi din ako sa kanila, kailangan ko yung ano nila, yung comfort nila, natutulungan din nila ako. Pero, syempre, ayoko naman din silang stress kasi lagi ko na silang sinistress, diba? Yung point na yun. Mababait naman din sa lahat talaga sila. So, lucky, very lucky ako. Tsaka, one thing for sure is God naman will put you in a situation na nagpe-pray tayo. So, tawag dito, if we always pray, sabi ni God, di naman kasi maiwasan na kakaroon tayo ng ano ng kasi it's a natural happening, tatanda tayo, magkakasakit naman talaga tayo. So, but if we always pray for protection, God will put us in a situation na yung ano lang, yung kakayanin lang, diba? I think yan siguro ang benefit niyan, na kung lagi tayo nagpe-pray, na naghihingi tayo ng tulong, na mga problema natin babawasan, mga ganyan. So lahat ng mga gusto nating ano hingin, ganun, if we pray in advance and lagi,
God will, ano, parang katulad nito ng gusto mo, kunyari, Lord, gusto kong sanang, ano, magkabahay, ganyan niya. Ah, sana, diba? Kunyari, ano, ang anak mo, may anak ka, tapos, gusto kong later maging doctor ako. So, yung, itong, ikaw naman, ikaw yung nanay or tatay, ipe-prepare mo yung future niya, diba? Magtatrabaho ka, mag-save ka ng pera. Parang ganun. So, God is our parent, also our father. So, He prepares us na kung saan yung talagang kalalagyan natin na tama. At, tama, which is fair enough. What I mean is, hindi naman niya inaalis yung mga negative. Meron talaga, pero fair enough lang. Bearable, tolerable, kakayanin, mga ganun. So, keep the trust na lang din siguro. Pero, it's real. Kanina nagpapalpitate ako nung umaga. Sabi ko sa isang friend ko, my God, nagpapalpitate ako. Habang nasa work ako, eh, walang pasyente kasi. Nag-declutter ako ng phone ko. Sabi, huwag ka kasing mag-over, ano na naman, thinking, ganyan-ganyan. Anything exists, masama yun. Ganyan. Tapos yung dumating mga pasyente, naging busy na ano, wala. Ano. So, ibig sabihin pala, okay din yung busy ka pala, tsaka marami kang ginagawa. It's proven naman, diba? Like, when one is depressed, kailangan maging busy ka, tsaka gumawa ka ng tama para sa kapwa mo. Diba? Para maging mawala yung worries mo, tsaka matutulungan ka. Pero paano naman ako nang dami-dami kong iniisip? Alam nyo, ano, lahat kami natutulungan na talaga para dito sa mga family members namin. Kulang pa din. Kasi ibang family members namin nakukulangan ng energy. Siguro nadidepress silang ganun. Siyempre, nasosok sila eh. Walang tayo masisisa, diba? Kasi, katulad ng mga kapatid ko, paano? Eh, dati ko lang sinasabihan na, ano, na magkwan na sila. Mag-hi hello man lang sa nanay nila. Yun man nila ginagawa. So, syempre, ngayon, ishock sila. Diba? So, what am I gawa dyan? So, they have their nagmo-moment sila ngayon. Nahihirapan sila mag-process. Wala akong magagawa doon, diba? Kasi, personal, ano yun eh, adjustment, diba? Pero, inaano ko naman sila na mag-participate. Kasi kung magpa-participate ka, syempre, may immerse mo yung sarili mo, mawala yung matakot mo dyan, mga ano-ano mo dyan, diba? So, ganun lang yun. Tsaka, naisip mo na may nagagawa ka naman, diba, kahit pa paano. Diba? Anyway, so, bukas ulit, ito na gagawin ko. Mag-chismis ako sa buhay ko. Sandali lang, sasabihin ko lang. Una, ayoko kasi masyado mag-publicize ng life ko. Dati, parang gusto ko kasi, di ba, yung lahat ng mga vloggers, usually you want attention. Di ba? Pero, actually, hindi lahat. Depende sa gusto naman mangyari isang tao. Diba? So, ako, over the years, nandito ako sa Oman, within 5 years, I've discovered na parang ayoko nung masyadong vulgar. Kasi nakakainis, diba? Tatanungin ka. Although, alam ko, hindi masyado akong subscribe. Madaming subscribers. So, sa YouTube, sabi ko, wala pala nang mamarite sa akin. Ganun. So, naisip, sabi ko sa sarili ko, kala mo lang sikat ka. Yun naman, eh, wala palang pumapansin sa'yo. Sabi ko, so, pero later on, naisip ko na okay naman yun, kahit pa paano, kasi, parang tumanda na ako, gusto ko tahimik ng buhay, you know. So, ayaw mag-publicize, kasi, kasi ang daming tanong, alam mo, may mga sakit, mga ganyan, nalalaman naman yan, hindi nung pwedeng, hindi malalaman, tsaka, ano ngayon kung nagkakasakit ka, lahat naman tayo nagkakasakit, ngayon mamatay ka, malalaman din naman yan, mamamatay ka, diba? Itatago-tago pa yung sakit mo, ano ngayon, unless nakakahiya, diba? Nag-AIDS ka dyan dahil promiscuous, siguro nakakahiya, wala ka namang ginagawang ganun, so, wala ka naman dapat ikakatakot, ikakahiya, diba?
Pero kaya lang, ayoko naman nung, uy, ano yung ganyan? Pero, alam mo lang kung panahon doon? Siyempre, parang nakaka-annoy, diba? And, sa sobrang busy ko na, sa sobrang marami iniisip, mamaya baka mag ano pa ako, magsungit pa ako, diba? Ayoko naman. Sabi ng isa, ay, sungit naman ito, nagtatanong lang ako. Eh, paano? Alam mo, kahit gano'ng kakaproblemado, pag sumagot ka sa, ano, sa kapwa mo na, ay, parang pabalang, masasaktan din sila. Tao lang naman din sila eh. Kaya ayoko na mga gano'n. Ngayon, ginawa ko nga, meron akong account na ginawa din eh. Sa family namin, kasi ang dami nilang tatanong talaga ano nangyari, ganyan-ganyan. Ginawa ko, may account akong ginawa dun. Inad ko na silang lahat. Ayan ang nanay ko. Ayan. Talaga lang. So, ayan ko. Damn changes. I think, ito na ngayon na kailangan ko talaga. Kayo, mga friends ko, wala lang. Gagamitin ko kayo. Hindi naman sa ganun. Ano lang, kasi nag-iisa naman din ako dito. So, okay. Dati sabi ko, wala nang comment dito sa mga, ano, sa mga pinupost kong ganito. Ano ba itong mga tao? Mga pipi ba sila? Mga bingi ba sila? O mga bulag? Hindi ba nakakabasa ito yung mga sinusulat ko dito sa, ano, mga vlogs ko. Hindi naman nakakaaliw yung mga vlogs. Pero nakakatawa. Hindi nakakaaliw, pero maaaliw ka din. Nakakatawa, di ba? Parang baduwi, ganyan-ganyan. At paano na aliw ka pa rin, diba? So, hindi naman to ka, hindi naman to talagang walang ano talaga, walang katuturan tong vlog, yung channel ko, diba? Meron ko ting masasagad na chismis dito sa, ano, punto per punto, ano naman to, dito, may mga lessons, yung ganyan. Kasi itong punto per punto, ano naman to eh, random to, diba? Sinasabi ko nga, sasabi natin, ano, punto per punto is a random na, ano, na segment na wherein nagsasalita ako ng mga, tungkol sa mga bagay na, kung anong naisip ko, anong naalala ko, wala lang, kung ano, kahit ano lang, commentary, ganyan-ganyan, lahat na. So, dito, at least saka parang free ano to, free talk ganyan. Itataya ka lang ako dahil sabi ko nga wala nang comment talaga, pero sabi ko ano ba to, siguro nang nakaka-annoy. Pero sabi ko lahat ba ng mga ano, mga friends ko dito sa ano, sa YouTube, parang gusto lang mag-marites, parang ganyan. Meron naman nagko-comment, minsan walang kwenta, alam mo yung gano'n. Sabi ko, at least kahit walang kwenta, meron nagko-comment. Sisiyan ako kung may nakikita ka. Uy, may downside dyan, sabi ng cousin ko dati. Sabi ko, hala, eh paano yung pag, ano, sikat ka na, diba, ang dami ng subscribers. Sabi ko, eh paano yun, magkakaroon ko ng bashers, sabi ko gano'n. Kasi pag marami, magko-comment na mo yan, sabi niya, marami kang bashers, pero marami ka namang kita, sabi niya. Parang doon ka kumikita sa bashers, tama yun. Kumbaga, the house that bashers built, the car that bashers bought. Mga ganun. Pero yung point. Pero ako, gusto ko, ano lang. Tama lang. Enjoy ka itong channel na ito. Hindi naman ito pang ginawa ko naman ito una, hindi naman ito commercial. Ito yung pang personal ko lang naman. Tapos, pang share ko sa mga friends ko. Kasi, meron naman akong channel na private videos ko. Siyempre, ka-private yun. Para lang naman sa akin naman. So, ito yung pang share ko na pang marites. Anyway, so yun ang gagawin ko na lang. Mag-a-update, imamaritas ko yung sarili ko.
Actually, talaga yung channel na to is yung as of late, like 2 years ago or last year, ay minsan meron akong mga segment siya na I'm talking about my grandchildren, my descendants. Wala akong sariling grandchildren, of course. Sa sarili ko, wala. But, ang genes naman that I had, or that I have, is from our ancestors. Lahat naman yan. Kung meron akong anak, ang minana ng anak ko, minana niya rin yan sa nanay ko, sa lola ko. Lola ko, minana rin yan sa lolo ko. So, yung genes na that run in our blood, sa bloodline namin, yun ang point ko. Magiging, it will be found dun sa mga descendants ko. Anak ng mga kapatid ko, syempre. Anak ng mga nieces and nephews ko. So, kanyete. Yan. Sa kanyete bloodline. Yan. Zerudo kanyete bloodline. So, sinasabi ko sa inyo, mga apo ko, na ito, kinakwento ko, minamarites ko na sa inyo, naging buhay ng family ng lolo at lola nyo, kami mga anak niya, ganyan. So, alam nyo na yun, and then, you know, right straight from the horse's mouth, you heard it, ano nangyari, tapos anong mga challenges, anong ginawa namin. Una, nagtulong-tulong talaga kami, pero yung mga kapatid ko talaga, yung mga lolo nyo, dalawang lalaki nyo, hirapin kasi. Siyempre, first pa nila, hindi sila medical, tapos, siyempre, may pinaprocess ang mga yan, siyempre. Kaya inaako ko, kung kaya ko lang talaga, akuin. Lahat, kahit financial. Sabi nga, anything that's in exist, daw hindi rin tama, diba? So, kaya ito, pinapalabas ko, ayan, outlet. Diba? Bahala na. I'll just spit it out, diba? Tsaka, ito narinig nyo, at least kung sana'y buhay na kayo ng itong mga time na to, ay natulong kayo sa amin. Kaya lang, hindi pa kayo pinapanganak, diba? So, ang iisipin ko ngayon, kahit wala pa kayo, is, gagawin kong strong mind ko. Isipin ko na, ayan, dami-dami kong mga descendants, lahat yan sila magsusupport sa akin ngayon, kahit nag-iisa lang ako. I know, kasi yung mga descendants ko, they will be more intelligent than I do, they will be more talented than I am, and mas witty sila, of course. Who knows, meron akong genius na descendant, diba? Kasi yung lola nyo over, ano pa lang ako eh, IQ ko above average. So, kahit anong gawin ko, hindi talaga ako magiging... Kahit anong gawin ko, above average yung talaga yung kuha ko dun sa neuro exam. Neuro psychological exam. Diba nakakita kong ano yung IQ mo, ganyan. Saan ka magaling, diba? So, lola nyo, above average ang IQ. 132 ba yun? Parang yun. Before ako napunta ng omen, syempre merong ganun, diba? So, pinakita sa akin. Sabi ko, ha? Meron, ganyan pala IQ ko. Sabi ko, ay, special child pala ako. Sabi ko, ba? So, I thank God for that. Pero alam mo ba, sasabihin ko nyo, kahit gano'n ka kasi ang IQ mo, kung wala kang katulong, di isa ka lang, ang hirap. Ang hirap i-implement ng mga plano mo. Kailangan meron ka talagang patulong. No man is an island. Totoo ito na yun. So, kailangan talagang merong tumutulong sa'yo. Sana, gusto ko rin sana talagang may mga anak ako. May asawa ako, may anak ako. Kasi, yun ang pinaka-stable. Diba? Tsaka yung sino ko, parang malilinang ko ba ang sarili ko. Eh, kaya lang, ano yung gagawin natin? Wala. Diba? So, pero, napag-isipan ko na to dati pa. So, kaya strong ako kahit wala akong anak. Strong ako. Dahil, I'm strong. Yeah. Dahil napag-isipan ko na to. I planned about this. Kung ganitong mangyayari, anong dapat maging reaction ko? Kung ganitong mangyayari, ano dapat? So, ito ang nangyayari niyo kung nagka-anak. So, ano dapat? So, I planned for this.
I plan how to react to this. So, stable lang ako ngayon. Okay lang ako. Kaya ko lang. Pero, I'm happy that I know na meron naman akong descendants later on na though hindi talaga galing sa genes ko, pero galing din yan sa ano, nanay ko. Nanay at tatay ko. Siyempre, galing pa rin yan sa kanilang dalawa. Diba? Kasi ako, I'm a wonder na nang galing sa kay Neri at tsaka Rogelio. So, mga apo ko will be from that ano pool ng mga ng ano ng genes. Magagaling, diba? Si ang father ko matalino yun, diba? Achiever ng college, number one siya sa course niya, pioneer pa. Tapos nautical siya. Tapos ang mother ko is a teacher. Tsaka she's a professional, diba? Ang aunt ko, ng sister niya, was the number one, topper din ata, top notcher din sa class niya, no, sa time niya. Tsaka yung mga kapatid ng dad ko, they are, ano, honor students sila, tsaka mga top din ng ano nila, ng batch nila. So, I mean, ang grandmother ko sa father's side, sa mother's side, is so, naabutan ko siya eh. Businesswoman, ano yun, seamstress, nagturo siya, kahit ano lang yung tinapos niya. Kasi nung unang panahon, diba, 1918 siya ipinanganak ko. Read for ata na tapos, but she knows how to speak English. She teaches English ba yun? Or ano? Basta ganun. Tapos, ano pa nga ba? Fashionista siya, na hindi ko inabot. Ibang klaseng pagka-fashionista ni lola ko. Parang kulang pa sa talent ko. Musician din siya. Nagigitara siya eh. I never heard her really sing. Pero, siguro musician lang siya. I don't know. Hindi siguro ganun kaganda talaga ang boses niya or kataas. Pero, I know na kumakanta rin. Saka family, both sides kumakanta eh. So, we are a family of musicians talaga. So, sandali lang. This segment kasi is for my apo na kinakwento ko. So, pasensya na kayo sa mga friends ko. This is for my descendants para alam nila kung saan sila nang gagaling, diba? I need to tell them, diba? Yun lang ang point ko dun. So, anyway, let's talk more about this tomorrow in another vlog. Parang natawi na yung lamig. Pero I've got to, ano na, to take a rest. Hindi pa rest kasi marami pa akong gagawin. Being alone in a big house, you've got a lot to arrange to. Yung lahat na ina-arrange ko na yan, yung mga bagay na pinuno ko sa bahay na to, binili ko. Alam nyo, yun lahat ang kapalit ng mga kalungkutan ko dito. Iba rin siya, ha? Ba't binili ko to? Hindi naman kailangan. Alam mo yung mga ganun, pati pagkain, my God. Tatapong ko na lang. Sabi ko, panindigan mo to, kako. Grabe ka. Huwag kang ganyan, kako. Ayun, kayo, may mga lamok na dito. Nataka ako, ba't may lamok? Wala naman tubig. Kasi disyerto, diba? Hindi ko alam saan ang gagawin yung mga lamok na yan. Hindi ko talaga alam. Kasi alam naman natin ang ano, ang kwan, diba? Ang life cycle ng isang lamok. Kailangan nyo ng nagbibrind sila sa mga matubig na areas. Diba? Pero anyway. Tsaka may dengue na rin dito. Kaya saka talaga lang. Hindi ko alam bakit. Anyway, so, to close up everything, yun ang nasasabi ko, God is the first and last resort. Yun ang alam namin, sinasabi namin lagi doon sa bahay na sa nanay ko tsaka sa family namin, no? So, let us pray to God and call for help sa Kanya anytime. Okay? Night. I love you all.